Yes! Welcome na kami to the Star Cinema Chat at makasama natin ng isa sa cast ng Fantastica. Please welcome Ding Dong Dante! Greet everyone po. Hello to everyone who's online. Excited na akong makipag-chat sa inyo. So, keep the questions coming. Yes. So, kamusta naman yun na ang daming cast dun sa shooting, sa experience ng Fantastica po? Kung titignan nyo sa kulay pa lang, sobrang saya na ng mga kulay. Plus, have 17 of us, di ba, on stage and on cam. So, kakaibang experience talaga dahil syempre, with Vice leading the pack, diba? Alam naman natin kung gaano katindi si Vice pagdating sa comedy, sa pag-inspire sa mga, lalo sa mga, mga batang artista, diba? So, it is really such a great experience para sa akin dahil syempre, bihira naman ako gumawa ng comedy. Yeah. Pero much more dahil kasama ko yung buong cast. Kasi dami namin eh. So, yung shooting pa lang, ano na siya? Festival na siya, di ba? It's a feast in its own. So talagang doon pa lang damang-dama mo na yung spirit of Christmas. At nakwento ng mga cast, din nakwento nyo nga na ang saya ng bonding moments, lalo na pag off-cam, pag after takes na, doon na lumalabas yung mga kalokohan talaga. Kamusta naman po yun? Oo, so, alam mo ito, na-beaten nga ako dahil siyempre, ilang days na naman natin sinushoot ang isang film, di ba? Pero, nung natapos na, sabi ko, tapos na pala. Parang nagwa-warm up pa lang kami sa isa't isa eh. Pero doon pa lang doon sa warm up session pa lang namin. Kasi nangyayari yun, syempre pag-cut, di ba? Tapos yung mga nagkanduan offset. So, nakikilala ko ng mas malalim, di ba, yung mga co-actors ko. Which I appreciate very much. First time yung kumakatrabaho si Vice, di ba? Yes. As in yung person. So sa tingin nyo kasi, di ba, parang every year po, sobrang, kumbaga, inaabangan talaga yung mga entries ni Vice sa MMFF. So parang ano po sa tingin nyo yung secret ni Vice? Yun nga rin yung sinabi ko sa sarili ko. At pati na rin sa kanya na, kasi I've always been a spectator, as well as, you know, together with the millions who admire her and who watch out for her, ano, for her entries. So sabi ko nga noong ginagawa namin at nung natapos lalo na, sabi ko, kaya pala siya kinagigiliwan, kaya pala siya pinapanood dahil meron siyang ibang binibigay sa kanyang audience na alam niya that aside from just entertaining, parating may values na kasama dun sa kanyang mga storya, diba, sa kanyang mga proyekto. And that's a very, ano eh, parang, kumbaga, complicated mix yan dahil syempre, in the art of filmmaking, it's either you wanna go just straight drama or straight storytelling, pero yung may halong, hindi, siya hindi halo eh, mas nangingibabaw yung audience kaysa sa meron akong gusto ma-achieve as an artist, diba? So, that is very noble of her and para sa akin, ano yan eh, parang, it's giving yourself. It's giving yourself to the people. Yes. So, lalo na pag Pasko eh, it's what we appreciate, di ba? Parang kapag kasama natin yung pamilya natin, gusto natin matawa, gusto natin ma-inspire, at syempre gusto natin maging masaya in general, di ba? So, nasabi ko, kaya pala gano'n. Kaya, that's why you are successful dahil marami nagmamahal sa'yo. And yung experience working with them on set is really something na hindi ko rin makakalimutan. And kasi parang every year iba talaga. This year naman parang medyo fairy tale action naman itong fairy tale comedy naman siya, di ba? So, you're playing po dito si... Ako si ano, si Dong Nam. Dong Nam. Ako isang Korean na aus sa kanyang sariling pamilya dahil medyo ano ko eh, parang outsider na rin. Pero dahil best friend ko si Vice dito sa pelikula, eh siya yung ano sa akin, siya yung sumagip sa akin. Siya yung kumbaga naniwala sa akin kahit na yung pamilya ko mismo ayaw sa akin. Actually sa trailer nga po, sabi pinag-uusapan online yung parang yung House of Us eksena niya ni Vice, yung sa couch, ay tawan-tawa talaga lahat ng mga tao dun sa... So, kamusta naman yung gano'n na parang ibang type ng comedy kasi itong kay Vice eh, di ba? Kamusta naman po yung paggawa ng gano'n? Ano eh, kasi kahit na on-cam magkasama kami, para akong nanonood sa kanya, para ako siyang pinapanood. At yun yung ano eh, yun masaya dun dahil syempre sa TV ko lang siya nakikita, di ba? Tapos, eksena ko siya. So, parang minsan may mga times na
Talaga pinapanood ko siya. So, minsan, yung reaction ko ay bilang audience, hindi doon na kasama mo sa eksena. Pero yung scene na yun, yung particular scene na yun, konti lang yung lines nun eh, kasi syempre ginaya namin yung sa, ano, yung sa mismo eksena ng House of Us. Pero nung tinik namin, ang dami mga dagdag. No, added na. Tapos biglang naging ulam bigla yung paa, di ba? So, wow, saan galing yun? Galing, di ba? Talagang ano talaga, ang bilis kasi mag-isip din device ng mga ganyan, mga kalokohan na ano eh. So, isa wala, tatawa na lang ako. So, ito na nga po ang first game natin, sir. Ang holiday yes or no. So, magbibigay po kami ng mga Christmas situations. And then, pag yes po, pag agree po kayo or na-experience na yes, or pag hindi pa, hindi kayo sang ayon na naman. So, first po, holiday yes or no, mga inaanak na pumupunta sa bahay para mamasko. Yes. Na-experience na rin po yun. Of course. Oh, ako, looking forward ako dito. Pero sa totoo lang, medyo I lost track na ko. Yung mga inaanak ko. Na, sorry, parati ko na nagbawi ako sa inyo. Yeah. Pero that's why I appreciate kapag pumupunta sila sa akin. Kaya, sa mga inaanak ko, See you. Okay. Next, bahali day yes or na, simbang gabi. Kailan? Dati, ngayon? Oh, kahit before, na-experience na ba? Of course, oo oh, naman. Na-experience na. So, pag simbang gabi kasi, di ba, sinasabi nila, pag na-kompleto mo yung... Hindi, although never ko pa na-kompleto. Kasi syempre, nung mga teenage days ko, talaga na-excited ako. Lalo kung galing sa gaming. Yes. Okay, holiday yes or na, mga batang nangangaruling? Of course, meron. Hanggang last minute, meron talaga yan. So, pag gano'n, sir, parang ano, parang pag kayo ba, may nangangarap sa inyo, lagi kayo nagbibigay ng mga, kasi mga pamasko sa mga bata. Pumabutan nila ako sa bata. Pumabutan nila. Okay. Next, holiday yes or na, Christmas songs playing everywhere starting September pa lang. Ah, September? September pa lang. Ay, Halloween muna, syempre. Ah, oo. Kasi medyo late ako mag-good Christmas song. So. Kasi diba sasabi nila sa Philippines, so pinakamahaba ang celebration ng Christmas. That's right. September pa lang. Burmont. Oh, pagbasa Burmont na, ayun na, may nag-start na maglagay ng mga Christmas lights. That's right. Ganyan. Well, sabagay sa bahay namin, yung Halloween parang Pasko na rin naman. Festive na rin yun. So, well, yeah. Okay, next. Holiday yes or na, giving malutong na bills as pamasko. Gusto ng mga bata yan, yung mga malulutong. Galing Franco. Oo, galing kawi with them. Na ako doon sa bills eh. More of ano ako eh. Gifts. As in talagang gifts, regalo talaga. Regalo. Meron ako mga ano mga small giveaways. Like, may hindi siya magsobrero, so sinisiguro ko na meron. Kayo ba sir, parang pag Christmas talaga, kayo talaga mabigay kayo ng gift talaga sa mga relatives, sa family, ganyan. Oo, syempre hanggang maaari. And it doesn't have to be, ano, parang yung mga mamahalin na regalo. Kailangan magandang well thought of, especially now, kung nyari, yung bibigay mo yung mga tipong sustainable gifts. Oo. So, yung steel straw. Yung mga ganun, yung mga bagay na kailangan mo sa pang-araw-araw, yes. Pero... Isipin mo bang bilhin niyo ng meron niyo. Mga ganun ba? Valuable din talaga. And last po, Christmas, karaoke party in the streets in celebration of Christmas. Karaoke party? Oo, nagkakaroke. Bawal na ngayon, di ba? Bawal na masyado pag late na. Ngayon, last gist na lang yata. Ang titin, gantayan ako lang. Pero before, sir, the experience na yung pag makapibahay niyo talagang sobrang panga na nagkaraoke sila niyo. Ah, hindi. Nah. Keep natin solemn ang Pasko. Huwag ka siyada mag-init. Yes. So ito na po next game natin, sir. Would you rather? Magbibigay kami ng mga different situations at kung ano yung mas gusto mong gawin, ipiliin mo siya, then explain mo kung bakit. Sige. Would you rather go skydiving or bungee jumping? Ah, skydiving. Bakit ko skydiving? Or na-try niyo na? Hindi pa, pero gusto ko yan. Sa bungee jumping kasi parang pwede pang kung magkamali, masakit pa eh. Sa skydiving, kung magkamali, talagang bungee. Wala na. Kasi kung sa bungee, pwedeng mapulupot pa yung leg. Oo. Oh. Matanggal yung isang paan. Okay na ako sa skydiving. Skydiving. Okay, would you rather have a small house by the beach
or big house in the city? Depende kung gaano kalaki yung house. City. Kung yung house sa city, pwede ka magtayo ng bundok. Mga beach, why not? City pero na lang. Mas ako, mas mountain person ako eh. So, so okay ako. Kung yung question, mas mountain or beach. Basta small house na tahimik, okay ako. So, may provincial feels parang yeah. Ganyan. Would you rather never use social media or never watch your favorite TV shows again? Just never use social media siguro. Nakaka-touch kaya manood ng mga favorite series, di ba? Iba yun eh. Ano mga favorite niya, sir, recently? Well, sa ngayon kasi, local ba? Pwede naman ka na lang, pero mga Netflix shows. Siyempre sa local, yung TV series ko, di ba? Yeah. Oo naman, oh, diba? Sa, yun. Anyway, sa Netflix, oh, may Netflix din ako. Ngayon, ano ako eh. House of Cards, pero hindi fourth season pa. Hindi pa rin tapos eh. Tapos, and ano ba yung mga pinapanood ko? Yun, House of Cards. So, sa hindi kayo sa parang mga medyo crime thriller. Yes, oo. Would you rather have the ability to talk to animals or be able to explore another planet? Anong talk to animals? Talk to animals. Kung ano ka sabi mo yung pet mo, wala lamang mo funny na yung pila niya. Pwede pang characteristics eh. Yeah. Or wild, may hindi. Okay. Yeah. Would you rather know when you are going to die or how you are going to die? When or how? I'd rather know how. How talaga. Oh. Kasi parang kung yung how, malalaman mo rin naman kung when. Ayaw. Kaya siyempre, di ba kung how, hindi, ibig sabihin, kaya mo siya i-prevent. Mm. So hanggat napi-prevent mo, hindi pa dumarating yung when. Kaya saan tayo? Pero oo nga, hindi natin na-prevent yun. Okay, would you rather never be able to eat your favorite food again? Or only be able to eat your favorite food and nothing else. So yun na lang forever na kaya hamburger lang kakainin mo. Or never kang kakain ng hamburger ever. Again, sorry. Parang pipiliin mong kainin yung pagkain na favorite mo. Mm-hmm. Na one time lang? Yun lang talaga kakainin mo. Na forever din ang parati or? Or never mo na siyang pwedeng kainin again. Makakain ka pa na iba, pero yung favorite mo hindi mo na makakain. Parang ganun. Siyempre, makakain nyo ba? Hindi mo lang pihikan. Pili ka lang ng ibang favorite. Alam ko, parang one time lang. Hindi. Okay, sige. And last po, would you rather have a horrible job but be able to retire comfortably or have your dream job but you have to work until you're old? Dream job. Dream job talaga. Kasi parang kung gusto mo naman yung ginagawa mo, di ba, hanggang kamatayan mo, if you're happy doing it, then go for it, diba? Sabi nga nila parang kasi parang a good working attitude will outlive talent or skill, diba? Pero kasi parang kung puro ka skill na magaling ka nga pero pagod ka, hindi ka masaya, so para saan ba yun? Pero if you're happy doing it, diba? Hanggang, ano, may marami dyan yung mga matatanda na, diba? Ayaw nilang walang ginagawa, yeah. So, kahit konti pero happy ka. Ayos. Ganda no? Ang ganda nung mga lesson din sa lahat naman. Mga nalala. Pero curious lang ako sir, kung hindi kayo artista ngayon, anong job niyo sa tingin niyo? Sa tingin ko, siguro soldado. So surveying, parang nagsasurve pa rin. Sa family kasi kami of parang military. So, siguro yun yung pinusubo. So yun, fantastic ha! Kasama ng buong pamilya, mga kaibigan, and I assure you that it's going to be one exciting ride.